Alam niyo ba kung kailan at bakit nagkaroon na Women's Sunday o yung ano, International Women's Day? No? So dito, sineselebrate noong 8 sineselebrate yung 8 ng March. So alam niyo ba, noong February 28, no? Ito yung unang araw na naisip nila itong Women's Day na ito, itong international, hindi pa international nun, no? February 28, 1909, at ito ay sa Amerika, no, sa New York, no? Ito ay nagsimula doon sa isang pabrika ng mga mananahi, no? So mga mananahi yung ano, sa Amerika. Ang advocacy ng Women's Day is yung violence against women, no? Gender rights, right to vote, kasi nung araw hindi naman bumoboto ang mga kababaihan. So alam natin na may discrimination. At ang tanong, paano na pasok, paano naging March 8, no? So actually, nagsimula po ito sa Europe, no? Europe ang talagang naging masigasig doon sa pagse-celebrate ng Women's Day. Kaya dito sa, kita niyo naman sa Italy, no? Nagbibigay sila ng ano, mimosa, no? At bakit naging 8 isamantalang February 28, no? Kasi ito yung unang Sunday na natapat, na kumbaga sa ano, yung date na nagkasundo sila, no? Kaya nga naging international. So ito yung unang date, ginawa ito sa Germany, no, noong March 8, 1914, no. So hindi agad na-establish to as Women's Day, no, 1909 tapos 1914, no, doon na-establish yung Women's Day, no, International Women's Day sa Germany, no. So ang advocacy nito is more on Europe, no, kasi kahit sabihin mong International Women's Day, hindi agad ito sinelebrate ng March 8 sa Amerika. Last Sunday pa din ng February yung celebration nila. So, noon na lang nagsimula noong 1940. Ang mensahe po natin is patungkol siyempre sa mga babae. Babae sa Biblia. So, may tanong ako dito, lahat ba kayo dito ay kasundo nyo yung inyong mga biyanang babae? Ha? Ano kung ano? Ang taray ng sagot. Oo naman. Parang ikaw lang ang sumagot ng gano'n. Ba't yung iba hindi makasagot? Ha? Hindi nyo kasi nakasama dahil nandito tayo sa Italy. Ha? Kasundo nyo ba yung mga biyanang yung babae, yung mga babae? No? Boto ba sa inyo yung mga biyanang nyo na kayo ang napangasawa ng kanilang mga anak? Ha? Lahat ba? Oh. So, ang message natin, siguro alam nyo na kung patungkol kanino, no, doon sa magbiyanan, no, na si Noemi at si Ruth. Pero siyempre, ang focus natin ay kay Ruth. So, brothers and sisters, ang focus po natin is about loyalty. About loyalty. Makikita po natin sa buhay ni Ruth yung istorya o kung paano siya naging tapat at kung paano siya naging dedikado. No? How she showed her loyalty and dedication, commitment to Naomi. So, ang ating pong title ng pagbubulay po natin is Ruth, a story of loyalty. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, mga pangyarihan sa lahat, tunay nga po na napakabuti niyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa isa na namang pribileyo na kami ay narito, Panginoon, makakapakinig ng inyong mensahe. Samahan niyo po kami, Panginoon, pakalinisin niyo po ang aming mga puso at isipan, Panginoon, habang aming pong sineselebrate ang araw po ng mga kababaihan.
ang Women's Sunday po na kami po narito at sa tulong po Panginoon ng istorya ng buhay nito ay makita namin Panginoon ang kalagayan ng aming sitwasyon Panginoon at ang mga aral nito na pwede namin mulutin may-apply sa aming mga araw-araw na pamumuhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Diyos na si Jesus. Amen. So, bigyan po natin ng background yan, para malaman natin no, yung istorya po nito. At ito po, alam po yung na-message na natin ito, no, mga ilang taon na rin yung nakakaraan. Ang istorya po ito ay naganap sa panahon ng mga hukom. No? Kaya kung titignan niyo yung Bible niyo, ano yung bagong root? Judges. Joshua, Judges, Ruth. No. Kasi si Joshua ay isa ding judge. No. Sa ding hukom si Joshua. So, Joshua, Judges, Ruth. No. So, nagsimula ito sa panahon ng mga hukom. At alam naman po natin, mga kapatid, no, noong panahon ng mga hukom ay mas mahirap ang buhay. Kaya nga, ang gusto ng bayan ng Israel ay magkaroon sila ng hari. At itong pagkakaroon ng hari ay may kinalaman sa istorya ni Ruth. So ano ba yung background nito? Bigyan natin ng mabilis ng istorya no, para ma-refresh yung inyong mga memory tungkol sa hukom Ruth. No? May isang pamilya po sa Bethlehem. No? Ang tatay po ay si Elimelech, no? Ang nanay ay si Noemi. Ang anak po ay si Malon at Kilion. So, apat sila. So, dahil may pamin, may tagutong po sa bayan ng Bethlehem, sila ay napilitang mag-ibang bayan. Pumunta sila sa Moab. No? Yung Moab, ito yung mga karating na lugar na Israel na bagamat ito ay hindi nila kasundo. No? Eh, nung araw, kapag nagkakaroon ng mga tagutong, lumilipat sila, nagmamigrate sa ibang lugar. At doon, nung nagpunta sila sa Moab, nakapag-asawa sila no, ng mga Moabites. No, tawag kong mga taga-Moab, eh siyempre Moabites. No. Nakapag-asawa nun si Malon at si Kilion. No, napang-asawa ni Malon si Ruth. No, tandaan nyo ha, kung sino yung asawa. No? Si Malon, si Ruth, si Kilion, asawa niya ay si Orpah. So, mga Moabita, itong napangasawa nila, siyempre, nag-migrate sila doon. Nino. At ang masaklap, no, ay siyempre, mahirap ang buhay. No? Walang mga gamot ng araw. No? Walang mga makabagong teknolohiya. Mabigat ang buhay. Noong araw po, mga kapatid, noong panahon na ito, maisi ang buhay ng mga tao. No? Kasi akala natin, noong araw, no, ay mahaba ang buhay. Oo, nung panahon nila Moises, nila Abraham, no? Nila Adan, yan. Mahaba. Pero nung dumating na itong panahon na ito, nung panahon ng mga judges, no? After ang time ni Joshua, no? Mahirap na ang buhay, maiksi na ang mga buhay ng mga tao dito. Kasi bukod sa may problema sila sa mga pagkain, maraming gera. No? So maiksi ang buhay, no? So, ngayon kasi yung lifestyle, yung lifespan natin, no, nung mga, babalikan natin yung mga 1950s, dun humaba ngayon ang buhay ng mga tao kasi dun na nadidiscover yung mga gamot. No, kaya dito sa Italia, nakita nyo, yung mga pinanganak ng mga 1940s, 1950s hanggang ngayon, no, malalakas pa sila. No, may mga modern net, may mga gamot na haba ng buhay. Pero nung mga panahon na yun, talagang mahirap ang buhay. At dahil nga itong mag-ama na unang mamatay yung bakal, no? Tapos namatay yung asawa ni Ruth, no? Si Malon, namatay si Kilion. So ang natira ngayon, tatlong byuda. Imagine nyo yun, tatlong byuda ang natira. No? So, nung siyempre, nasa Moab sila eh. No, tagasan pa sila sa Bethlehem. No, siyempre, patay na yung asawa, ang natira na lang yung dalawang daughter-in-law. Siyempre, itong si Noemi, taga Bethlehem. Sabi,
sabi niya, wala na akong ano dito, napakahirap na ng buhay, babalik na lang ako. Kasi yung time naman nito ay natapos na yung pagputok sa bayan ng Bethlehem. No? Siguro may tagtingot o something na may problema talaga sa pagkain. Nung time na yun, natapos na yung tagutong, pwede na siyang siguro, mainam pa, sabi ni Naomi. At least doon, tagaroon ako. Kasi, sa Moab, taga-ibang ano siya, foreigner siya. Diba? Pabalik na lang ako sa Bethlehem. So, yun yung sinabi natin. At, buksan natin yung ating Biblia at dito tayo magsisimula dun sa pagkatapos nung pinito ko na yun, dito ito na yung kasunod. Doon sa Ruth, chapter 1, verses 15 to 17. No. Sinabi ni Noemi kay Ruth, ang tiras mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos, umuwi ka na rin. No. Kasi nga, uuwi na si Naomi. No. Ito yung sinabi niya. No. Yung tiras mo, yung sinasabihan ni Naomi, si Ruth, yung tiras mo si Orpa. No. Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilingin iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo saan man kayo pumunta. So, saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan, ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos, ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay. At doon din ako maliligin. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung payagan kung magkalayo tayo, maliban na lamang kung paghiwalay tayo ng pamatayan. So imagine yung loyalty. No? Namatay na yung asawa eh. Kung tutuusin dito, malaya ka na eh. Ang sabi na ni Naomi dito eh, pwede na kayo, malaya na kayo. Bumalik dito na kayo sa bayan nyo, pwede na kayong magkasawa muli. No? Kung babasahin mo yung book of Ruth talaga, mayroon pang sinabi si Ruth eh. Si Naomi, sabi niya, matanda na ako. Kahit ako magkasawa muli at magkaanak, hindi nyo na makaantay yung magiging anak mo para maging asawa nyo. No? Kasi may mga kultura doon eh, na pwede yun. No? Kung gusto talaga mag-stay, yung magiging anak ni Naomi muli, pwede maging asawa ng mga in-law niya. No? So mamaya makikita niyo pa yung ibang yung sa tradisyon, no? Pagdating natin doon kalabawas. Okay. So ito yung sinabi ni Ruth kay Naomi. At dito gusto nating bigyan ng diin, no? Yung character ni Ruth bilang loyal, bilang matapat. So, tingnan natin. Meron akong tatlong puntos dito na base doon sa ating binasa na bibigyan natin ng diin. No? So, una, loyalty is most powerfully displayed in hard times. No? Loyalty is most powerfully displayed in hard times. Minsan kasi, ang daling maging ano, maging matapat eh. Pag, alimbawa, may kaibigan kayo, lagi nyo siyang naiingan ng tulong. Lagi siyang nyadyan pag kailangan nyo. Siyempre, ang daling maging loyal sa kanya. No? Pero kapag wala na tayong mapapala, no? Wala na tayong ibigay, no? Di ba parang, diyan ka na? Pero nakita natin yung sitwasyon, no? Namatay na, no? Namatay na yung asawa mo, no? Ang hirap ng buhay, balo ka, mahirap kayo. Pero ano yung ginawa ni Ruth? Nanatili siya. Si Orpa, siguro si Orpa practical lang eh. Kasi mga bata pa ito, mga kapatid. Ha? Imagine yung age nito. Siguro, kung sasaliksikin natin ito, tingin ko ang age nito, maglalaro lang sa mga 25-30. Baka mas bata pa. Kasi alam natin, nung araw, di ba nung si Mary, teens pa eh. Parang 16, 17. Teenager pa, ganun ang ano eh, no? Teens pa. So, itong mga in-laws na to, yung mga daughter-in-law na to, talagang pwede pa silang mag-asawa muli. No? Pero nakita natin dito, si Naomi, si Ruth, no? Hindi niya iniwan si Naomi. No? At
imagine nito mga kapatid, no, in mostly, no, karamihan ng mga istorya sa Biblia ay sa panahon ng mga hardship. No? Hindi nyo ba napansin yun? Sa mga istorya, no, mas marami ang times na dinidescribe sa Biblia na hardship kaysa doon sa mga times ng prosperity. Kasi yun yung reality eh. Nung time na yun, talagang mahirap ang buhay. No? Especially nga, etong setting kasi nito, during the judges. No? At alam naman natin, no, hindi lahat ng mga judges ay naging tapat. No? Maraming, sabihin natin, parang yung mga times din natin ngayon, hindi lahat ng mga nakaupo sa gobyerno ay matapat. No, hindi lahat ay alis. No? May mga mura. No? So, ganoon din yung setup ng araw. Hindi lahat ay matapat sa kanilang tungkulin. At kadalasan, no, ang mga namumuno ay talagang makasarili at mahirap talaga yung buhay. No? Pero sa kabila nito, nakita natin mga kapatid, loyalty. No? Nakita, ipinamalas yung katapatan sa panahon talaga ng kahirapan. No? Kaya minsan, tayo, konting mga problema, konting mga paghihirap, no? Ang bilis natin mawala yung katapatan natin, no? Matao man yan, o makanino man. No? Kaya nga, pinapakita dito, no? Powerfully displayed. No? Doon natin maipamamalas talaga sa panahon ng difficult times, no? Yung ating loyalty. No? At ito, yung pinakita ni Ruth. No? Pangalawa, loyalty requires exclusive commitment. No. Narinig niyo ba yung term na doon sa mga kabataan, yung exclusively dating? Ha? Leila, no, narinig niyo yung exclusively dating. Sa Pilipinas, no, yung mga celebrity, no, exclusively dating. Ganyan. No, ano yung mga status nila? Exclusively dating. No. Ano ba yung kaibahan ng inclusive sa kanilang exclusive? Yung inclusive, pag mga nakakarinig kayo ng mga promo, all, di ba, sa Italiano, tutto, incluso, di ba? Lahat kasama, all expense paid, o kung magsan, nag-libre lahat, kasama na lahat yan, tutto, incluso. No? Pag exclusive, ano yung sabihin? No? Pili, no? O doon lang, specific person. No? Pag sinabi mo mayroong mga may mga golf club, di ba? Yung mga club sa Pilipinas, no, sabi niya, mga exclusive lang yan doon sa mga members, di ba? Ibig sabihin, no, sabi, exclusive yan sa mga mayayaman. No? So, pinapakita dito, no, loyalty requires exclusive commitment. No? So, balikan natin yung sinabi ni Ruth. Sumagot si Ruth, huwag ninyong hilingin, iwan ko kayo, hayaan ninyo akong sumama sa inyo saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan, ang aking magiging bayan, ang inyong Diyos, ang aking magiging Diyos. So, nakita niyo yun? Yung bayan mo, sige, sasama ako sa inyo saan ka mong pumunta. Yung Diyos mo, magiging Diyos ko. Yung mga tao, yung mga kababayan mo, magiging kababayan ko. So, ano yung ipinapakita dito, mga kapatid? Paano ba natin ipinapakita yung ating loyalty? Kaya nga, sa mag-asawa, ako, madalas ko kasi nagiging example yung mag-asawa. Kapag kayo mag-asawa, sabi, ang bayan ko ay magiging bayan mo. Eh magkaiba kayo. No, isa taga Bulacan, isa taga Pampanga, isa taga Ilocos. Saan kayo titira? No. Diba? Yung isa mananampalataya, isa hindi. Sino susundin niyo? No. Nasaan ang loyalty? No. Kaya nga pagdating sa relasyon, pagdating sa katapatan, mga kapatid, kailangan kaya na pag sa mag-asawa, may isang mag-give-in eh. Isang magpaparaya dyan, isang susunod. No? Kaya na tayo, bilang mga mananampalataya, lalo itong mga kapatid,
Diyos ko ay magiging, ang Diyos mo ay magiging Diyos ko. Dapat ganun yung mga makakasama ko. Yung kung meron man kayong may naliligo sa inyo o magiging asawa nyo, dapat ganun. Magkakaroon ng pagkakaisa. No? Dapat sasama siya. Hindi na pwede yung, ayun Diyos mo lang. Iba yung Diyos mo. No? Hindi pwede yun. Yung pera mo, pera mo lang. Yung pera mo, yung akin lang. No? Hindi pwede yun. Kailangan magkakaroon tayo ng commitment, no? Exclusive. No? Kaya nga, mga kapatid, ganito yung ipinakita. Eh, no? Ipinakita nyo, no? Kay Nomina yung katapatan niya. No? So, yung mga verses na ito, mga kapatid, napakabigat ito. Anong sabi? Kung saan kayo mamamatay, doon ako mamamatay. No? Kung saan ka ilipin, doon din ako ililipin. Diba? So, ganito katindi yung loyalty. No? Kung tutusin natin, wala nang ano eh, alam nyo, wala nang pwede i-offer. Doon sa scenario natin, walang pwede i-offer si Noemi kay Ruth. Pero si Ruth, ipinakita niya yung kanyang katapatan. Sa kabila ng lahat, no? At yung exclusivity. Imagine, Moabite ito ah. Hindi ito Hudyo. Kaya lang sabi niya eh, napakaano kasi, nung unang panahon kasi, yung mga kultura, no, napaka-importante sa kanila yan. At yung, pag ikaw ay sinabi yung Hudyo, alam nila yan, si Yahweh. No? Pag ikaw ay mga Moabite, iba, no, ibang mga lahi, identify agad kung ano yung mga religious affiliation nila. No? Kaya itong si Ruth, sinabi niya, kahit ako ay isang Moabita, susunod ako sa iyo, yung Diyos ko, kung ano yung pinaniniwalaan ko, paniniwalaan ko, kung ano yung sinasabong, hindi yung sasambalin ko. No? So, ganun pa tayo kaloyan. So, ito, ipinapakita sa atin talaga yung extreme. No? And even in the time of death, no? sabi pa nga niya, parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung payagan kung magkalayo tayo, di ba na lang, tindin to as far. Kaya nga mga kapatid, napakagandang i-apply natin ito doon sa ating relasyon bilang mag-asawa din. Eh. O, sabi, Diyos mo, magiging Diyos ko. Kung saan ka, tindin to as far. Kaya ganun, di ba? Ganun naman yung sinumpaan natin, di ba? Bilang mga mag-asawa. So, pangatlo, God is loyal to His people. God is loyal to His people. So, alam niyo ba, itong story ng Ruth, no, even though na hindi po binanggit directly, no, wala po kayong wala tayong makikita dito na binabanggit ng Diyos eh. No? But, indirectly, mga kapatid, ipinapakita dito the loyalty of God to His people. Eh, pastor, paano mo nasabi yan eh, samantalang namatayan na, may pagbuto, byuda, di ba? Ang hirap-hirap ng buhay nila. No? Ano ang ginagawa ng Diyos ng mga panahon na yun? No? Ano, nasan ang Diyos? Di ba? Pero mga kapatid, God, even though not mentioned in the story, no, He uses Ruth and Boaz. No? At dito na papasok si Boaz. No? So, nakita natin dito mga kapatid na naging mabuti, no? So, kung hindi kayo pamilyar, balikan natin yung kwento, no? Bumalik na sila doon sa Bethlehem, no? At dahil sila ay mahirap, no? Nung araw mga kapatid sa mga bukid, pwede kang mamunot ng butin, no? Kung palay yan, kasi noon ang hinaharvest na dalasan barley, no? O kaya mais. Ang mga Hudyo, meron silang batas na yung mahihirap, pwede nilang hayaang mamulot sa mga bukid, yung mga tira-tira. No? Pwede nilang mulutin yun. At dahil na nung bumalik sila, sobrang hirap nila, yun ang number one nilang problema, yung kahirapan. No? At etong si Ruth, dahil nga siya ay napaka-lawyer niya, siguro, siya na yung nag-initiate. No?
nasa bahay yung si Naomi, siya naghanap siya ng pagkain, no? Tapos nung namulot siya dun sa isang bukit, nagkataon na itong may-ari ng bukit ay si Boaz, no? Si Boaz ay malapit din ang kamag-anak, no? Malapit na kamag-anak. At ito, sa tradisyon ng mga Hudyo, may tinatawag na Kinsman Redeemer. No, narinig nyo na ba yun? Yung Kinsman Redeemer, no? At ito, yung sa tradisyon ng mga Hudyo, pwedeng ito pakasalan yung byuda, no? Tong si Boaz, kamag-anak niya itong si Manon, no? Maaring pinsan buo niya o basta kamag-anak niya itong asawa ni Ruth, no? So, sa ano, pwede siyang, kung gugustuhin niya, pwede niyang apungin, no? Yung responsibilidad nitong si Manon, pwede niyang pakasalan itong si Ruth. So, ganoon yung kinsman redeemer, no? At sa istorya nga, no, ang nakita ni Boaz, no, na napaka-dakila nito, napaka-noble, ng napaka-bait, no? Kasi alam niya na napuri niya dito yung Moabita, eh. Sana naiwan na lang doon sa Moab. Pero bakit sumama itong babae ito kay Naomi, na alam niya napakahirap ng buhay ng isang byudo? Kaya itong si Boaz, na nabalitan siya, ginawa niya, nag-provide siya, inayaan niya na sige, mamulot ka. Doon nga sa mga Bible story pa, kung makakapanood kayo ng story ni Ruth, talagang literal na binibigyan. Inutusan nila ni Boaz yung kanyang mga tauhan na bigyan niya siya, na hayaan niya siyang mamulot dyan, o kung maaari, hindi na pulot eh. Alam niyo, sinasadya na talaga yung mag-iwan. Imagine niyo yung scenario, sinasadya na mag-iwan ng ano, para pupulutin ni Ruth. No? Hindi yung tira-tira, talagang nag-iwan sila. Inutusan ni Boaz sa mga tao niya, mag-iwan kayo niya para pulutin ni Ruth. Ganun. Ganun yung scenario. No. So naging napakabuti ni Boaz sa kanya. Ito mga kapatid, sa istorya, ini-illustrate ni Boaz ang Diyos. Yung illustration nito, na sa kabila na hindi nababanggit ang Diyos sa istorya, ay meron siyang representation. No? At dito sa Ruth chapter 2 verse 8, ang sabi dito, nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. No, exclusive na. No, dito ka na lang sa bukid ko. Dito na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na rin sa tauhan ko na huwag kang gambalain, at kung ikaw ay nuuhaw, malaya kang uminom ng tubig mula sa aking banga. No, so nakita niyo yung care. No, nagpo-provide na siya. No, dahil nalaman niya na amaze siya doon sa karakter ni Ruth, no, nabaitan siya, napaka-bait nitong tao ito. No? So, ginawa niya yung part niya, no, nag-provide siya. Maging doon sa Ruth chapter 3, 8-13, sabi dito, nang maghahating gabi, nagising si Boaz, ito na yung senaryo. No? Dahil alam na ni Ruth, no, nagkausap kasi yung magbiyanan eh. Sabi niya, namumulot ako doon. Saan ka namumulot na ano? Eh, doon po sa pag-aaral ni Boaz. Uy, si Boaz ka, mag-anak natin yan. At pwede siya yung Kingsman Redeemer niya. No, ah, ganun po ba? Di siya. Umaksyon na. Hindi na pinakawala ni Ruth. No, gumawa na rin siya ng paraan. O, ito yun. So, in chapter 3, sabi niya, magkahating gabi niya, nagising si Boaz. Nagulat siya nang makitang may babaeng nakahiga sa paanan niya. No, hindi man ginapang. No, nato nakahiga lang. No. Sino ka? Tanong niya. Si Ruth po ang inyong lingkod, sagot ng babae. Isa akong kamag-anak na malapit, kaya dapat ninyo kong kalingain at pakasalan. No. So, nag-initiate na. So, nakita niya yung loyalty nitong si Ruth. Pero mo, kasi hindi lang si Ruth yung makikinabang dito eh. No, maililigtas niya yung kanilang sarili, no? Hindi lang yung sarili nila, pati yung pamilya mismo ni Naomi, no? So, sumagot naman si Boaz, pagpalain ka ni Yahweh, higit na kagandahang loob sa amin ng kan ang ginawa mong iyan. Ginawa mong ito kaysa ginawa mo sa iyong binan.
hindi ka naghanap ng isang lalaking bata, bata pa na maaaring mayaman o mahirap. Ipanatag mo ang iyong lobso o nag-agree si Boaz, ha? Nalalaman ng buong bayan na isa kang mabuting babae. Gagawin ko ang lahat ng sinabi mo. So, nag-agree. No. Verse 12, totoo nga ako'y malapit ninyong kamag-anak at may tungkulin sa iyo, ngunit may isang mas malapit na kamag-anak kaysa sa akin. No. Meron pang isang mas malapit. No. So, kailangan mag-agree muna na huwag kang pakasalan, umayo muna yung una kasi siya yung may mas karapatan. So, sabi niya dito ka muna hanggang madaling araw, bukas ng umaga, aalamin natin kung pakakasalan ka ng lalaking sinasabi ko. Kung hindi, pinapangako kay Yahweh ang buhay ng Diyos, nagagampanan ko ang tungkulin ito. Matulog ka na muna ngayon. Nagbigay siya ng assurance. So mga kapatid, alam niyo ba, tingnan niyo yung mga Bible niyo. Ilang chapter ang book? Ilang chapter ang book? Ha? There are only 4 chapters. No? Napaka, isang upuan itong mababasa niyo mga kapatid matatapos niyo. No? Kung may time kayo mamayang gabi, pwede niyong basahin ng isang upuan ang Book of Ruth. No? 4 na chapter lang and 85 verses. No? But in 85 verses, brothers and sisters, 25 times the word Redeemer. No? Kung English version, yung Redeemer ay binanggit 25 times. So brothers and sisters, in the story of Boaz, no? In the story of the Book of Ruth, si Boaz yung kanilang Redeemer. No? So, ang bigger picture nito mga kapatid, even though Boaz is the representation ng ating Panginoon, it points out to the bigger Redeemer. No? Sino ba yung ating Redeemer? Si Jesus Christ. Yun yung pinupunta na meron pang greater Redeemer. No? At ito yung ang ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, the Book of Ruth shows us how good God is. That God is involved in our day-to-day joys and hardship of our lives. Minsan kasi, yung tulad ng tinanong mo natin kanina, no, ang hirap ng buhay nasa ng Diyos. Pero mga kapatid, even though God is mentioned in the story, but God's providence is at work behind every scene of the story. Inu-orchestrate yan lahat ng Diyos, mga kapatid. Lahat ng pangyayari, weaving together the circumstances and choices of all these. Yung mga choices nila, bagamat dumaan sila sa mga napakahirap na mga sitwasyon, no? Nakita natin yung choices, no? Walang pagdadalawang isip si Boaz. So, lahat yung mga kapatid ay weaved and orchestrated by our God. The Lord allowed Ruth to remarry and give birth to a son named Obed. So, kanina binanggit natin yung Book of Judges. No? At kung titingnan nyo, in the last verse of the Book of Judges, ang sabi nila doon, kailangan nila ng hari. No? At dito mga kapatid, napakaganda ng istorya. Hindi lamang po ibinigay ng Diyos ang pangangailangan dito kay Ruth and Naomi. Kung hindi, ang bayan ng Israel, kaya nga sinabi natin, God is loyal to His people. No? At dito mga kapatid, kilala niyo ba si Obed? Ha? Si Obed ang great-grandfather ni King David. Kaya hindi ba kayo tatangan na Bethlehem? Saan ba pinanganak si Jesus Christ? Di ba sa Bethlehem? So brothers and sisters, bakit nakasama itong Book of Ruth sa Biblia? No? Kung titingnan nyo yung Gospel of Matthew, ano yung buwan sa inyo? Di ba yung mga lahi? Genealogy. No? At napakahalaga
kapatid, na ipinakita ng Diyos, no, na sa kabila nung si Ruth ay isang Moabita, no, isang tagalabas, no, pero ginamit siya ng Diyos upang maging ano, descendant, no, ni David, na si David, no, ay descendant ng ating Panginoong Jesus. At kung titingnan natin doon sa Judges, no, nangyayari sila ng halik, tapos ito sinagot ng Diyos, no, through the line nitong si Obed, magkakaroon ng isang King David. At si King David, sabihin natin, oo, oh, sige, naging mahusay siyang hari, but a greater, at the greatest king sa lahi po ni King David ay ang ating Panginoong Jesus. So brothers and sisters, napakarami po natin mapupulot dito at kulang ang isang sermon, no, para matouch natin lahat ng magagandang puntos dito sa aklat ng Ruth. But the thing is, no, yung maging take home natin is the loyalty of Ruth. No? So mga kapatid, how are we loyal? No? Are we loyal to the one who redeemed us? Yun po ang tanong sa atin. Tapat ba tayo doon sa tumubos sa atin? No? Ganun ba tayo matikitin tulad ni Ruth? Na till death do us part. Kahit saan ka mapunta, susunod ako sa iyo. No? Sumama lang ang panahon, hindi na tayo makapag-Diyos. No? Konting problema lang, ang dali nating matinan. So mga kapatid, gaano tayo katapat doon sa tao na nag-redeem? Gaano tayo ka-loyal to the one who redeemed us? In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit.